Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga tamang petsa ng pagpapagawa ng bahay at ganoon din po ang pagsisimula sa inyo pong negosyong ninanais? Alam niyo po ba mga bossing na dapat po ay alam niyo po ang mga gantong bagay? Hindi po tayo po ay kung kailan lang natin maibigan kasi kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, dapat po ay sumusunod po tayo sa mga ganito na sinasabi nila na maswerte kapag ikaw ay nagsimula ng ganito, ng ganyan. Mas mainam na alam po natin ito para kasi misa lang naman mangyayari po ito. Kaya kailangan alam po natin yung mga bagay na ganyan na maaaring maging dahilan kung bakit tayo ay suswertihin o kaya tayo po ay mamalasin kapag po malimpit siya ating pong pagsisimula sa negosyo o kaya po ay pagpapagawa po ng bahay. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko na ang pagpapagawa ng bahay or pagsisimula sa negosyo ay dapat po ay nasa tamang petsa po ito mga bossing at huwag na huwag po kayong magsisimula ng mga kulang po ang buwan. Alam niyo po ba mga bossing, sinasabi nila na kung ikaw ay magpapatayo ng bahay or kaya po ay magsisimula sa sarili ninyong negosyo ay huwag na huwag kang magpapasimula na kulang po ang buwan. Sinasabi nila na maaaring maging hirap ang buhay ninyo kapag po kayo nagsimula ng mga kulang ang buwan at ganoon din po yung kayo po ay nagsimula sa inyo pong negosyo, maaaring kayo po ay malugi lamang kapag po kulang ang buwan. Ano po ba yung mga kulang ang buwan na ito? Ito po ay ang Pebrero. Wala po dapat magpasimula ng bahay, magpagawa ng bahay at magsimula ng negosyo tuwing Pebrero. Ang pinakamainam po ng mga petsa ng pagpapagawa ng bahay ay yung pong kabilugan po ang buwan at ganoon din po ang saktong-sakto na may bear. Kasi ang bear po mga bossing ay sinasabi nila na once na ikaw ay nagsimula ng may bear, ito po ay kasaganahan. At kumbagay, instead na ikaw po ay malugi or kaya po ay maghirap sa bahay na inyong mga pinatatayo, ay magiging masagana ang pamumuhay ng inyong pamilya once na ito po inyong ginawa or ikaw po ay magbo-boom sa negosyong inyong tatahakin. Kaya kailangan ay nakahanda lagi ang kalendaryo nyo po dyan kapag po kayo ay magpapatayo ng bahay or magsisimula sa negosyo. Dahil yung papalaki dapat po yung sinag po ng buwan. Kailangan ay papalaki. Huwag po kayong magsisimula ng negosyo, huwag po kayong papatayo ng bahay na papalubog or papaliit po ang sinag ng buwan. Ito po ay may kaugnayan din sa pamumuhay po natin. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala, ay huwag nyo po kayong magpapatayo ng bahay o magsisimula sa negosyo ng papaliit ang sinag ng buwan. Diba? Kagaya nga po ng lagi ko sinishare sa inyo, mainam yung papalaki ang araw, papalaki ang buwan, yan po ay tagumpay po tayo. Ganun din po mga bossing ay hindi po rin po kagandahan na magpapasimula ka sa mga buwan ng Agosto kasi sinasabi po nito ay ghost month po ito. Kaya kung kayo po ay magsisimula sa negosyo or kaya po ay magpapatayo ng bahay, huwag nyo pong sisimulan din ito ng Agosto, ng buwan ng Agosto. At yan po ay sinasabi nila na hirap at kaya or kaya magkakaroon ka ng maraming balakid or maraming mga pagdadaan ng mga pagsubok sa inyong buhay matapos po kayong magpagawa or kaya po ay magsimula sa inyo pong negosyo. Tunay po yan mga bossing, ultimo nga po sa mga pagpapakasal. Pero syempre, nasa paniniwala po ito mga bossing ha. Obserbahan nyo po yung kayo po ay kinasal ng papalubog ang sinag ng buwan pagkatapos ay buwan ng Agosto. Ano po ang mga naganap? Kayo po ba mga bossing, kailan po kayo kinasal at kailan po ba kayo kumbagay, kailan kayo nagpaplano na kayo po ay yun nga po ay lumagay sa tahimik. Kayo po ba ay nakapagpakasal sa mga buwan ng Agosto, taglubog pa ang buwan? Nako po mga bossing, kapag po ganyan na sitwasyon, sinasabi nila na nagkakaroon lang laging pag-aaway-away ang mag-asawa. Kaya kailangan yung mga pagpapakasal, pagsisimula sa negosyo, or kaya pagpapatayo ng tahanan, yan po ay binabase natin lagi sa kalendaryo. Kailangan papalaki ang sinag ng buwan. At yan po ay sinasabi nila na kapag po may bear pa, dyan po kayo magsimula ng pagninegosyo or kaya po ay pagpapakasal. Basta yung mas mainam pa nga yung may mga 31, matataon na may 31. Ito po ay may labis, di ba? Karamihan po ay 30 days lamang. Ngayon, kapag po ito ay may 31, na saktong-sakto ay kabilugan ng buwan, pagkatapos ay nataon pa ay bear, ay nako, jackpot na jackpot kayo. Kaya kailangan, titingnan nyo lagi sa kalendaryo ang pagsisimula
ng inyong negosyo, pagpapakasal, or kaya po ay pagpapatayo ng bahay. Yan po yung binabase sa kalendaryo. Minsan kasi may mga nagpapagawa na kumbaga hindi naniniwala sa ganun. Pero marami po akong mga nasaksihan na nagpagawa sila ng ganun pero hindi naging successful ang kanilang pamumuhay. At in the end ay nabenta pa yung bahay or kaya po ay nagkaroon ng pag-aaway ang mag-asawa or kaya po ay nalugi sa negosyo. Kaya kailangan, kung kayo po ay isa sa mga tatahak na mga ganyan, handa po lagi dapat ang inyong kalendaryo at alam niyo po ito. Dahil ito po ay isa sa mga tunay na tunay at marami na ako nasaksihan ng mga ganyang mga pangyayari na hindi sa sumusunod sa kalendaryo, ano po ang mga naganap. Kaya kung gusto niyo po kayo po ay umasenso or kaya po ay magtagumpay dyan sa pagpapatayo ng inyong negosyo or kaya pagpapatayo ng inyong pong bahay, ibasin niyo po ito sa kalendaryo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!